kayo yung nadidihin dito more than anyone. And in the affidavit that we got here, kayo yung nakapirma at nakalagay po dun, and I will pound it again, subscribe and sworn before me. Biktima po ako. I'm invoking my right against self-incrimination po. Attorney, please. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, yes. Siya tama. Po yung tao po. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas. Para mag-lunch. Yes po, Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin. Yes, restaurant lang yan. Rustica Kapas. Rustica Kapas. Po. Hindi ko po sure okay. yung address, Your Honor. Rustica okay. is in Concepcion. Parang po, hindi ko Concepcion. Po. Concepcion. Sorry po. Okay. Yeah. Tapos... Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Mm-hmm. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van mm-hmm. is hindi po totoo. Bali po, Your Honor. Saan kinuha yung affidavit? Sa bahay po nila Kat, kinuha ng driver. Sa bahay ni Kat? Yes po. Tapos? Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Mm-hmm. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Mm-hmm. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Mm. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante at pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So, hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, so, Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po, personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Mm-hmm. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Mm-hmm. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ano, ng driver, mm-hmm. which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Yes po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Mm-hmm. Then, tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kat. Pwede ba naman yung kwento? SP Protectore. Ipetsa lang. Oh, anong petsa nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is yes. August 14 po yata. August 14 po. 14. Ang affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No. August 13 or 14? Pero ito. Okay, August 14. Anong petsang sinabi mo, Ms. G? August 14 po. Yung August 14? Opo, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin ni Yana kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan kasi... Yung panahong yun, alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Go Huaping. Yes. And I'm reminding you, Ms. Gia, tulad kay Ms. Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target, tulad ni Ms. Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa committee namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan. Mayor, kay Ms. Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Ms. Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, na wala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor.
Alam mo ba na yung pinapagawa sa'yo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Pamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni Ma'am, ayaw na po ng lawyer, kaya direct instruction po si Ma'am, natawagan ko po si Ma'am Chek. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. But you think it is, because otherwise, you would just probably tell your principal na, Ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka yun po yung instruction na sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your Honor. No, but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na wala, hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me? Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam niyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huabin? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam niyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas noong araw na yon? Hindi po, Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam niyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi ito ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan, hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po. Sorry. Alam nyo yung espesyal yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwede iutos ni Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan. Kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si Ma'am. At kung so hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas noong araw na yun? Wala po talaga kaming alam. Hindi kayo nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung tinawag ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SB Protect. Nung tinawag ka ni, sinasabi mo tinawag ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam niyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na iyon? Hindi po, Your Honor. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napunan lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento? Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, So saan nang galing yung dokumento? Sa kanila po. Pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong sign
Yes po. Pagdating sa'yo, nakapirma na? Yes po, Your Honor. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nang galing yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung okay. Nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po niya mismo. Saan yun? Sa Bamban po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Doon mo kinuha. Kanina mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor. Sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So, pumasok ka lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page ng affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok to? Pinapasok ko lang, may guardia ba? May boy? Paano ka nakapasok sa, Hindi po nakalock, Your Honor. Hindi, walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is tatlo na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that. Senator Sherwin, with your permission. Saan nang galing yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago pa ako umalis. Na-sign mo yung bago pa umalis? Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case? Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi pa ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung... Okay, bago ko umalis. Sinayin ko po yung last page po bago pa ako umalis. Gano? Umalis ka first week of July? July first week, opo. Bago pero wala pang na-file na case nun? Nasign ko po yung last page po bago pa ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po dun sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator... SD Pro Tempore. Senator, with Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Apa, law firm. Ano yung law firm? Ano pangalan? Gana. Atin sa abisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, na-prepare ng lawyers mo to, ng law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila nandito ka? Samantalang wala ka na talaga? Hindi po namin pinag- Paano mo na-pirma nito na wala ka? Yung last page po, na-pirmahan ko po siya bago pa ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirman itong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala ba yung exact date bago pa ko. Lagi hindi mo maalala eh. Tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala. Ano kalagay dito sa counter affidavit mo, August 14? Kailan ko tumakas? Your Honor, mayroon pa akong case po sa immigration po. Kailan ka tumakas? May case na po ako sa immigration. Yung sinabi niyo, buwaping na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yun na umalis ka? Bago pa ako umalis po. First week po ng July, di ko po maalala pa yung exact date po. First week ng July. First week of July. Madam, nawala Madam Chair. Case. First week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay ito dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of Malabo to San Jose Del Monte. San Jose Del Monte. And
the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirman ito? Sinasabi mo napirman mo to last page. Eh, wala ka na rito sa bansa. To, umalis ka, umis ka po ka, July. Nahuli ka, September. Kaya mo siya nahuli sa Indonesia. September. Huh? September 5. Paano mo napirman ng August 14 to? Knowing fully well na ito mga abogado mo, alam na wala ka na rito. So, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath doon sa counter affidavit mo na later on na na-compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin na DOJ po ay invoke to... Your right against self-incrimination. Pero di ba common sense, kuhuaping, kung aalis ka ng July... Maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit. Kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, di ba? Common sense lang. Kunyari, ibang tao pinag-uusapan natin. Di ba? Ganun yun. Wala na kayo nung August eh. Wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask Attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Nandito ba Comsec, si Attorney Avisado? Why we're waiting, Madam Chair? Senator Joel. May I just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, Madam Chair. She also said, na hindi niya alam kung ano yung hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya. So I just want to put that on record, Madam Chair. Yes, Senator Joel. Andito na po ba sa floor si Senator si Attorney Avisado? Sir, kayo ba yan yung umupo dito sa floor? Ano, hindi yung gentleman sa kanan ni Attorney David. Kayo ba si Attorney Avisado, sir? Yung may salamin? Hindi kayo. Is Attorney Avisado here? Attorney Stephen, were you one of the lawyers who prepared this affidavit? No. Attorney David, please. Resource person naman po kayo. Ah, you, but you were not. You were not... So, sino po nandito who prepared this affidavit? Who prepared this? All right. Sir, have you taken your oath, sir, during this hearing? Hindi pa po. Comsec, paki-administer yung oath ng ating resource person. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Attorney Real Co. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will tell the truth. That I will tell the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. To this committee. To this committee. Thank you. Salamat, Comsec. Attorney Co, did I hear that correctly? Salamat, Attorney. The question of SP Pro Tempore. Attorney, associate ka ng law firm nitong Atienza Gaga? I'm a junior partner, Your Honor. Atienza, beside the law offices? A junior partner of the firm, Your Honor. Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page, page 15, if I'm mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor. Where? To her secretary, Ms. Kat Lazar. Okay, August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirma ni Ms. Alice? Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you, pinadala niyo, no? Pinadala niyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. Oh. And, if I may SP pro tempore, and sa pagkaalam niyo, sa araw na yon na pinadala niyo yung draft counter affidavit kay Ms. Kat para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Go Hopping, nasan si yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, Ms. Kath. So,
Nung pinadala ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyo sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then? Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinen sa akin through Viber po nung affidavit po niya. Inattach ko po doon yung sign page po. So, hindi niyo na pinabasa kay Guo Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan niyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat? Hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala niyo yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am. Pero pag nandito kayo ni dati ni Guo Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat? Yes. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit niyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Manila? Siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit niyo? Messenger po. Messenger. So, nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. Senator, I'm just a bit confused because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay other than the envelope, ikaw ang nag-print ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali yung nasa envelope po is signed page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya. Kasi I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, yes po, na iprint yung counter affidavit. At from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo. Yes po, Your Honor. Doon sa pinrint mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni Ma'am. So hindi mo alam kung tama yung ginawa mo? Yes po, hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang sekretary ni alias Alice Guo Huaping, nakapagpanotaryo ka na ba dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan buong buhay mo as the secretary of alias Alice. Hindi ka nakapagnotaryo? Hindi po. Hindi niya po ako inutusan before po. So ngayon ka lang inutusan? Yes po. Niya. Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang, Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi iyon ang ang pinirma niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni Ma'am. Sige, thank you, Madam Chair. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Protector. Gano'n ang katagal nagtatrabaho kay Alice? Since 2017 po. Sumula nung hindi mo siya mayor? Opo, yes po, Your Honor. Ano trabaho niya? Ano trabaho mo sa kanya? Secretary po sa farm. Farm? Yes, farm? Hindi po sa personal po. Sa farm po. Sa piggery po niya. Piggery? Yes po. Okay. Mabalik lang, attorney ko. Ay, Senator Joel, can I just ask lang yung Senator Joel? Yung ano lang, yung sabi mo, secretary ka dun sa farm. Yes po. Just one farm? Yes po. Yung lahat ng mga negosyo niya? QJJ farm po. Yun lang? Yes po. Yun lang ang iyong, hindi ka rin naging empleyado ng LGU, ng Bamban, municipality of Bamban?
Meron po akong isang PDS po sa munisipyo po ng Bamban. So, LGU ano yung PDS? Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po. Personal data sheet? Job order po. Oh, job order. Yes, so, naging empleyado ka rin. Kaya ikaw din, G, empleyado ka rin ng Bamban? Ng munisipyo ng Bamban? Yes po, Your Honor. Nung una po is sekretary po ako ng farm sa QJJ farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Ano naman, Senator Joel. Salamat. And yes, Senator Sherwin. Sorry, Madam Chair, for interjecting again. I know it's your time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from Guo Huaping na pinermahan mo itong affidavit before you left. And I'll show the slide. Ito ba yung pinermahan mo bago ka umalis? I will show the... Okay, flash lang. Ito ba yung pinirmahan mo? Ito ba yung pinirmahan mo, Ms. Guo? Guo Huaping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? Yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinirmahan niya bago siya umalis. Tama? Ms. Guo? Sen, ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung sa date. Well, Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito. First, nagsinungaling si Attorney Galicia. Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya. Dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, yung mga abogado niya alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter to David, August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Typically, pag typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pepermahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously, dito, alam na nila na aalis siya. Kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinermahan niya ahead of time ito. At alam ng abogado niya, o may at least meron silang idea. Kasi bakit naman yung pepermahan ahead of time? To almost 1.5 ahead of time. Diba? Tanungin natin si Attorney ko. Attorney, alam nyo ba na paalis na yung kliyente nyo, si Alice Tiago o Guo Huaping? Nung maaga niyan, at a month and a half early nga, sabi ni Senator Sherwin, niya hinanda yung kanyang signature page sa later nyong itadraft na counter affidavit. Your Honor, we really had no knowledge, Your Honor. In fact, Your Honor, we were only able to finalize the counter affidavit last August 14, on the same day that we forwarded the same to her secretary, Your Honor. At bakit niyo finoward pa kay Ms. Kath? Bakit hindi diretso kay Guo Huaping na siya naman yung kliyente niyo? Your Honor, Ms. Kath messaged us requesting if we can forward the draft counter affidavit to her so she can she could print and have it signed by Mayor Guo, Your Honor. Hindi ba mas regular na directly from the law firm or the lawyers to the client para hindi nadadaan pa sa secretary? Kaya-kaya niyo namang mag-print sa office niyo, I'm sure. Yes, Your Honor, but that was the request of our client through her secretary. But Madam Chair, Senator Joel, what is more important is that you discuss, Madam Chair, kung ano yung laman ng affidavit. Hindi ba ikaw yung lawyer? Hindi ba duty mo yun para i-discuss
sa iyong kliyente yung nilalaman ng affidavit na hinihanda mo? And in fact, Senator Joel and attorney ko, sobrang sakto naman ang formatting ng affidavit na to. Saktong-sakto. So, talagang signature page lang ang hinihintay na ikabit sa last page. Ganun ba talaga ang trabaho ng firm sa pag-draft ng counter affidavit para sa kliyente? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the complete draft of the counter affidavit including the signature page, Your Honor. No, hindi yun po ang nangyari. The signature page iniwan sa brown envelope sa drawer na ikinabit lang ni Ms. Kath dun sa draft counter affidavit nyo na hindi nyo pinresent at diniscuss directly personally sa kliyente nyo. SP Pro Tempore. Attorney, how did you prepare the counter affidavit? Your Honor, we reviewed all the records, Your Honor. Did you consult Alice in the preparation of your counter affidavit? We had limited communication with the Honorable Mayor at that time, Your Honor. Why limited, Attorney? We were just calling her, Your Honor. How were you calling her? Through her cell phone, Your Honor. Pero bakit limited yung communication? Wala na siya dito sa Pilipinas? We had no personal interaction, Your Honor. Bakit walang personal interaction? Naghahanda po kayo ng counter affidavit sa kanya. Ibig sabihin, may active case na sa kliyente nyo. I imagine, pag may kaso na laban sa kliyente nyo, pinaka on the alert ang law firm. Bakit wala kayong direct or easy communication sa kanya noon? Where was she? Your Honor, at that time, actually, we also manifested in the DOJ that we were having difficulty communicating with the Honorable Mayor. That's why, we weren't able to finalize the counter affidavit, Your Honor. Why were you having difficulty communicating? Your Honor, we were informed, Your Honor, na meron po siyang death threat. That's why she refused to have a personal meetings with us. So we were only communicating through cell phone, Your Honor. Death threat? Galing ba sa law firm niyo yung isang death threat? Why couldn't she talk with you directly? Wala hong ganon, Your Honor. We were just informed na meron po siyang mga death threats and hindi po niya kaya makipag-meeting personally with us, Your Honor. That's why po na-delay ho yung pag-prepare and finalize nung counter-affidavit, Your Honor. Usually, ang mga law firm napaka maparaan para lang tulungan hanggat kaya yung kliyente niya. In fact, there was even media work that was able to be done, facilitated by the law firm, even when nasimula na namin ang investigasyon dito sa Senado. Kaya ang hirap talagang paniwalaan na you cannot even explain to us bakit kayo hirap mag-communicate sa kliyente ninyo at the time na you already needed to present. To submit a counter affidavit in her name. At talagang I cannot imagine na ang firm patatanggapin na ni hindi nyo mapresenta, maipaliwanag ang counter affidavit sa kliyente nyo and papayag kayong ikakabit lang ng secretary niya yung signature page. But yes, Senator Sherwin and then SP Pro Tempore. Ms. Guo Huaping, sino nag-prepare nitong page na ito para pirmahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Kasi imposible ikaw mag-prepare ito. Abogado lang nakaka-prepare nito eh. Sinong abogado nag-prepare nito at pinirmahan mo 1.5 months ahead of the counter-affidavit? Opo, Sen, may kaso na po final po sa akin na invoke my right against self-incrimination po. But attorney ko, don't you agree na abogado lang nakaka-prepare nitong ganitong, not an ordinary person can prepare such a document? I agree, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Sherwin, attorney ko. Pwede bang tanungin lang si, nandito ba si yung SECT ng DOJ or sinong resource person from DOJ? Good morning, Dr. Yes. Sen. Good morning. Prosecutor Gadula, po representing DOJ. Yes, Prosecutor Gadula. Under the new rules, notary is allowed if prosecutor is unavailable. Yes, pwede Your Honor. Po ba kayo mag-expound sa rule na to? Yes, Your Honor. Under the new rules po ng Department of Justice, the only time that a person can have the counter-affidavit notarized outside of DOJ, Your Honor, if there are no prosecutors available.
But considering, Your Honor, please tell this case, there are plenty available prosecutors, Your Honor, in the Department of Justice. So basically, Your Honor, the notarization of the counter affidavit is really without any effect, Your Honor, please. So talagang from the get-go, malabo po yung dinaan ng proseso nitong counter affidavit na ito. And actually, we don't even have to belabor the defects of the notary. We already know it's fatally flawed. And base sa pagpaliwanag nyo dyan sa rule na iyon, fatally flawed talaga. And ang totoong issue ay yung complicity. At babalikan ko rin ni Mayor Kalugay, no, at yung contribution niya sa panloloko sa bayan. Salamat, Prosecutor Gatula. Yes, Senator Jovet. And with the indulgence of our distinguished colleagues here, I think it's also right to give chance to Attorney Galicia if he can also make a comment. And Attorney Galicia, you have heard the testimony of Guo Huaping alias Alice. She made mention that she signed this document way before she left the country. Kayo yung nadidiin dito more than anyone. And in the affidavit that we got here, kayo yung nakapirma at nakalagay po dun, and I will pound it again, subscribe and sworn before me. Narinig niyo po yung sinabi ni alias Alice, narinig niyo po yung sinabi ni Kath, ni Miss G, at ni Cheryl. Siguro marapat lamang, Attorney Galicia, na marinig po namin kayo sa pagkakataon ito. Attorney Galicia, briefly please, if you can address the question of Senator Joel. Biktima po ako. I'm invoking my right against self-incrimination po. Attorney, please. Please don't take the track of Guo Huaping. Ang mas mabuti po ay sagutin nyo ng makatotohanan yung mga tanong namin. Please, return to the question of Senator Joel. Again, Your Honor, I'm invoking my right against self-incrimination because that will tend to incriminate against me, Your Honor. Alright, SP Pro Tempore. Just one last thing, Madam Chair. Alright, one last. Sabi po ni Alice, alias Alice, pinirma niya ito way before she left the country. Sabi ni Kat, pinatawagan si Cheryl para alamin kung sino ang pwedeng abogado. Abogado na papayag sa gusto nila na magnonotaryo ng isang public document. Nakita man, hindi nakita, anuman laman ng dokumento, inonotarize niya. At ang nakalagay po doon ang inyong pangalan. Muli po, Attorney Galicia, binibigyan po kayo ng Senado ng pagkakataon. You owe it to yourself, you owe it to your family, you owe it to the Filipino people. Alam niyo po ba ang mga pinagagagawa niyo when you affix your signature? Again, in the public document that's here before us, it says there's sworn, subscribe and sworn before me. At dito ho, napatunayan na lahat na ng dokumento, gabundok na dokumento, gabundok na mga testimonya, sinasabing wala na si Alice Go. At mismong si alias Alice, sinabi, pinirmahan niya ito way before she left the country. Muli po, binibigyan po namin kayo ng huling pagkakataon, Attorney Galicia, para marinig ang inyong panig, Attorney Galicia. I will be, Your Honorable Senator, I'm maintaining what I declared before and the result of the executive session that we had. All right, Attorney. Senator Joel, thank you. Then, Madam Chair, we don't have any other choice but to bring out the information that was given to us before, Madam and Chair. Actually, Senator Joel, Attorney Galicia, itong mga bagong facts na itinatanong din sa inyo, lumabas na po in open hearing. Hindi lamang dun sa executive session. So, may I remind you are obliged to respond. You are continuing to be under oath before this committee, Attorney Galicia. Please, one more chance Chair, to address the question because, of Senator Joel. It would appear now, because you're the one invoking whatever right you wanted to invoke, and we are only looking for the truth. You are now saying, Madam Chair, that you have been lying to this committee.
the whole time. In his first appearance in this honorable committee, Madam Chair. Attorney Galicia, please, be as frank as you can be sa committee ito. Kasi talagang lumabas na, sinabi na ng DOJ, lumabas na sa mga findings namin, yung mga dokumento will prove by Guo Huaping's own answer earlier, umalis siya sa bansa bago pa na draft ng law firm ni na attorney ko yung counter affidavit at ikinabit lang ni Ms. Kath yung signature page. So, what can you say for yourself, Attorney Galicia? Your Honor, I am again maintaining the confidentiality of the executive session and I am invoking my right against self-incrimination, Your Honor. Well, I'm very sorry to hear that, Attorney Galicia, kasi tinatanong lang sa inyo namin ni na Senator Joel yung mga bagay na lumabas na dito in open hearing, not anymore just in executive session. May I ask a parliamentary session. May I ask a parliamentary inquiry before I return to Mayor Calumet, Senator Joel? My parliamentary inquiry, Madam Chair, is with regard to the information that were divulged in the executive session and the fact that despite the information that we have gathered here today, Madam Chair, are we not obliged to now divulge some of the information that we have gathered in the executive session? Actually, Senator Joel and colleagues, dinivulge ko na yung ilang detalye sa in executive session dun sa affidavit ni Ka Dante na pumayag ang kanilang abogado na i-bring up namin in open hearing, natin in open hearing. Niredact lang po yung ilang mga detalye para din sa personal na kaligtasan nung ating... Sige po, Madam Chair, I will no longer belabor the issue and I will just pound on what Attorney Galicia made mention a while ago. Despite the overwhelming pieces of evidence, despite the overwhelming testimonies, Madam Chair, and he doesn't want to talk about his inability to perform his duties and responsibility as a lawyer, Madam Chair. I am just sorry for him, Madam Chair, and again, pound what he made mention that he is also a victim. At it appears that he is a willing victim, Madam Chair. Thank you. Salamat, Senator Joel. And for the record, before I call upon the SP pro tempore, nandito nga sa Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, and I'm also beside the Majority Leader now. Senator Joel is also former Majority Leader. Nandito nga po sa Rule Number 11 on Executive Session and Public Hearing. Number 3 under Section 11, testimony taken or material presented in an executive session or any summary thereof shall not be made public in whole or in part unless authorized by the committee. So, pero niredact namin yung ilang mga sensitibong impormasyon kanina nung pumayag yung abogado ni Ka Dante na i-bring up namin in open hearing. At yun po, Attorney Galicia, ang ilan sa mga itinatanong namin sa inyo. So, I have a salamat, Senator Joel.